Magandang gabi sa lahat. Tayo po ba ay handa na para ipagpatuloy ang ating study sa gabing ito? Handa na po ba tayo? Amen. So sa gabing ito, ang ating topic o ang ating pinaka-theme po ay Revelation Offers Hope. Pero ang pagpatuloy po natin ang ating study kagabi na kung saan ay ano nga yung unang kingdom? Babylon. At yung pangalawang kingdom. Sige nga po, matatala siya. Yung po, alaya na nga tinandaan. So, sa pangatlong kingdom? Greece. Very good. Napaka talino ng aking mga audience. So, aalamin natin ngayon kung anong kingdom ang susunod. Tayo sa Medo-Persia. So last night, Medo-Persia or Dibdib at Bisig na Pilak, ito po yung ating pinaka last na topic last night. But before that, shall we bow down our heads to hear the word of God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, hinihiling namin ang banal na Espiritu Santo na manahan sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo kami na ang Holy Spirit nawa ang siyang magsalita sa akin, hindi po ang aking sarili. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga audience, ang mga estudyante dito po sa Adventist University of the Philippines, na mas lalo po maintindihan ang mystery ng Biblia at lalo po maintindihan ang propesya na nagsasabi sa past, sa present, at para po sa future. Tulungan niyo po, Panginoon, na maisa puso at maisa buhay ang bawat na mapapakinggan namin. Ito lang pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Medo-Persia, Dibdib at Bisig na Pilak. So, yun po last night. So, unang kingdom, Babylon. Pangalawa ay Medo-Persia. At ang ikatlong kaharian, ano po? Greece. Ang ikatlong kaharian, tansun na namumuno sa buong lupa na kung saan ang nagahari ay si, sino po? Si Alexander the Great. Si Alexander the Great, kung titingnan po natin sa background niya or ang kanyang pinaka-history, sa kanyang background ng family, ang kanyang tatay ay warrior din. Kaya napaka, talaga namang napakabagsik. Kaya naghaya, or ang kanyang dugo siguro ay nananalaytay yung pagiging warrior. So, siya po ay isang napaka tapang na warrior, si Alexander the Great. Kung titingnan natin, 2,500 years ago, recorded in the Bible, Daniel told King Nebuchadnezzar, in Daniel chapter 2, verse 39, titingnan natin na, "And another third kingdom of brass which shall bear rule over all the earth." Over all the earth, this metal represented world ruling super powers of the past. So mga kapatid, talaga namang malakas din itong kingdom na to na sumunod at kung saan ay na-conquer ang Medo-Persia. Under the ambitious leadership of Alexander the Great, the Grecian conquered the Medo-Persia. Sabi po ng Historical Library Arian Book 17, Chapter 12, the historian Arian says this about Alexander the Great. Ang sabi po niya, "I am persuaded that there was no nation, city, nor people where his name did not reach." So, where his name did not reach. At ang sabi pa niya, "Is that divine hand guiding my life? Is that divine hand? Meron po bang nag-guide talaga sa buhay natin? There seems to me to have been some divine hand presiding both over his birth and actions. We may not know why some things happen, but we know that God is guiding our life. The events happening in our world, that He is in control." So, andyan lagi ang ating Panginoon nag-guide kahit po ano pong nangyaring mga events sa ating buhay. Ito po ang sinabi po ng Historical Library Arian Book. "Is that divine hand guiding my life?" In Isaiah 58 verse 11, "At patuloy na papatnubayan ka ng Panginoon." Mga kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy
tayong pababayaan, kahit po tayo'y mga working students, kahit saan man tayo magpunta, kahit po tayo ay mag-work na sa ibang lugar, hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoon. Alam po natin yung ating mga leaders noon, ang ating mga prophets, ang ating mga forefathers. Hindi po sila pinabayaan ng ating Panginoon. Kahit ano pong nangyari sa kanila, kahit anong battle, or kahit ano pong war na nangyari doon. Sina Daniel, David, at tinutulungan sila lagi ng ating Panginoon. Amen? Grecia, but going back to the topic na Greece, or kingdom ng Greece, we know the brass, or we know that the Greece, or Babylon, was known for its gold, and then yung Greece naman ay brass, at ang Medo-Persia naman ay ano? Silver. They used brass as weapons. At kung alam natin, yung weapon ng mga Babylonians ay mga ano? Gold din. Marami, puro mga gold. Pero sa Medo-Persia, ano po yung mga weapons nila? Silver at iba-iba pang mga ginawa nila na weapons. Pero itong Grecia, ano yung weapons nila? Ano pong mostly na weapons nila na ginamit nila noon? Tanso. Bronze. So Greece was symbolized by the midsection of bronze in the metallic image. It ruled the world from 331 to 168 before Christ. The amazing thing is that 200 years before Greece ruled, God predicted it would be the third empire in Daniel chapter 2, Daniel chapter 8 verse 21. So, alam natin na yung mangyayari ay na yung lahat ng mga nangyari noon ay nasa ano, prophecy. At ang Panginoon, hindi pa man nangyari yung mga bagay na ito, nandito na nakatala sa kanyang Biblia. Wow, amazing, di ba? Napakaganda ng Panginoon, na inihanda ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito para maihanda tayo sa kanyang pangalawang pagparito. Amen? So, tayo po ay pupunta na or dadako po sa pang-apat na kingdom. Pero kung ibabalik po muna natin sa kay Alexander the Great, siya po ay namatay ng mga edad niya ay 31 years old. At sa napanood yung movie, merong nagsabi na siya ay namatay sa malaria. Pero kung titingnan po natin, si Alexander the Great ay, kung titingnan natin yung movie na napanood ko po, namatay siya sa poison. Na-poison siya ng ibang mga taong, mga leaders na nasa likod niya. Or meron pong mga tao na, yun po yung ibang mga rumors. Pero kung ano man yung nangyari noon, meron pa rin pumalit sa kanya, sa likod niya. Yun po ang nangyari kay Alexander the Great. In Daniel chapter 2 verse 40, sa dadako tayo sa pang-apat na kingdom, sabi po dito, at magkaroon ng ika-apat na kaharian kasing tibay ng bakal, mga kapatid. Kung gaano katibay ang bakal, napakahirap nitong baliin. Sapagkat ang bakal ay nakakadurog ng at nakakawasak ng lahat ng bagay at gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Ano kaya yung kingdom na ito? Bakit nakakadurog? Nakakadurog ng lahat ng bagay at gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Alam, merong nakakaalam ba? Wala talaga? Sige. Anong kingdom? Amen. Rome! Or Roma! Alam niyo po kung ang Roma na ito, ito yung kingdom na napakatibay. Strong as iron. Just as the legs from the longest part of the body. So Rome ruled for the longest time. Kung titingnan natin yung legs, ito yung taga-support lagi, di ba? Kung wala kang legs, paano ka makakalakad? Kaya napakatibay. At babalikan natin kung ano yung nangyari sa Roma noong 168 before Christ to Anno Domini or 476, binti na bakal.
dyan. Nagkaroon po ng persecution. Sino po yung pinersecute? Yung mga Christians. At lalong-lalo na kasama si Jesus Christ. Isa siya sa mga pinersecute noong time ng Roma. Noong time ng Roma, siya po ay matindi yung mga pinagdaanan ng mga Kristiyano noon. Titingnan natin ha, titingnan natin yung isa sa mga nangyari noon way back sa time ni Nero at way back sa time ni Pontius Pilate at iba pa, katulad ni na Herod, kung anong ginawa nila sa mga Kristiyano at kay Jesus Christ mismo. So, aalamin natin. Tingnan natin to. Ito yung napakagandang pangyayari na kung saan napakaganda. Tindi ng pangyayari na kung saan ay parang may nahihirapan yung mga Kristiyano noon. They are crucified, or they were crucified. Sila po ay ano po, pinako sa cross. Sila po ay matindi yung pinarusa sa kanila ng during that time. Sa time ng mga Roma. Kaya sabi doon, natuturog. Dinudurog. As in, matindi yung pagkadurog talaga. Kasi halos lahat ng mga Kristiyano ay pinatay. Lahat yung ibang mga Kristiyano noon ay sinunog. At merong ibang mga Kristiyano na pumunta sa wilderness, nagtago at binasa ang Biblia. Valencian. Pinakain sa leon ang iba. At halos kahit ang mga baby pa ay pinakain sa leon. They tried to escape. Gusto nilang pumala, gusto nilang sumuko, gusto nilang magtago or tumakbo, pero wala silang magagawa. Wala silang magagawa. But they can't. Kinain pa rin sila. At habang yung iba ay nanonood sa kanila sa loob ng arena, tumatawa yung iba, pero sila ay patuloy sa panalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay mas, kung titingnan natin, mas fortunate pa tayo kasi ang persecution nila noon ay matindi. Physical persecution. At habang yung iba ay tumatawa sa kanila, tumitingin sa kanila. But they never failed to worship God. They never failed to worship God. Hindi sila nag-stop or wala pong hindrances na para itigil nila ang panalangin sa ating Panginoon. At ang
ang baby, isang baby dyan na kinain ng leon, no one is spared. Sabi po dito, even an infant. Even an infant. Brethren, it is not forget that this is the kind of Christianity to which we belong. By faith, our spiritual forefathers stood together for the Lord Jesus Christ during their time. Let us also stand together for the Lord Jesus Christ in our generation. Because the Lord Jesus Christ will always be worth are everything. Kahit ano pang mangyaring persecution sa buhay natin, mga kapatid, lagi nating tandaan, merong divine hands na nandyan, natutulong po sa ating lahat. Wala nang iba pa. At during the time, during sa time na yan, Rome, of course, was ruling when Jesus came to the world. Jesus was condemned. Jesus was condemned. And he was crucified. Jesus was crucified and condemned by the Roman governor. And the Roman soldiers divided his clothes. Sila po yung nagkuha ng damit ng ating Panginoon, of course. And also the Pharisees were the one that started it. So si Jesus Christ ang pinakasentro. Ang pinakasentro ng kasaysayan at tema ng propesya. Siya ang pinakasentro at siya talaga yung ang pinaka gustong-gustong papatayin. Ang inaakala ni Satan pag namatay na si Jesus Christ ay siya ay mananalo. Victory niya, pero hindi niya alam ito pala ang pinaka-victory na ang pag namatay si Jesus Christ. Victory po ito. Lalong-lalo na sa all humanity. Bakit? Tayo po'y ligtas, iniligtas ng ating Panginoon. Amen? What kingdom conquered the Rome? Ano nga yung before sa kingdom ng Rome? Greece. Then they conquered ng Rome. Then, the whole book, when Jesus died on the cross, kung titingnan natin yung history ng Roma ay halos sunod-sunod yung pangyayari. Kung titingnan natin, sunod-sunod yung pangyayari, puro pag-conquer ng bawat kingdom. At ang sabi po sa Matthew chapter 24, titingnan natin yung Matthew 24 verse. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 24. Huwag po natin hayaan na naka-close ang ating mga Bible. Ang sabi po dito, 24 verse. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines and pestilence and earthquakes in various places. Mga kapatid, kasama po sa propesya na kung saan kingdoms against kingdoms, nations against nations, ay magkakaroon po ng ng war. So yun po ang isa sa mga nangyayari na. At in Daniel chapter 2 verse 41, kung natalo po ang Greece ng Roma, sino po ang sumunod? Sino po ang sumunod na kingdom? Or what kingdom? Divided what? Daniel chapter 2 verse 41, kung paanong iyong nakita na ang paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin ito, yamang iyong nakita na ang bakal ay nakahalo sa luwad. So mga kapatid, ito ay magiging kahariang hati. Divided kingdom.
Pero kung titingnan natin, mamimix ba natin yung bakal at ang clay? Ang hirap i-mix po. Ang hirap. Meron pong weak na country or meron pong meron naman pong strong na country, pero sila po hindi laging namimix. Titingnan natin kung bakit. Where Hating Europa or Anno Domini 476 hanggang sa kasalukuyan, paan nagawa sa bakal at putik? Ang katanungan ngayon, mga kapatid, saan na po tayo sa kasalukuyan? Nasa ulo pa po ba tayo? Nasa dibdib pa, or chest na po ba tayo? Or dito na po ba tayo? Sa thigh? Or legs? Saan na po? Tayo po ay nasa paa na. At meron pa po ba tayong, maliban sa paa, meron pa po ba extension? Meron ba bang extension? Wala na, mga kapatid. At ito na ang pinaka last day event, mga kapatid. Ano na lang po ang ating hinihintay? Ano na lang po ang ating hinihintay? Pero titingnan natin, meron po sa toes po, how many toes do you have? Meron tayong 10 toes. Into how many parts was Rome divided? And from AD 476 until today, kung titingnan natin sa 10 toes or daliri, andun po yung Anglo-Saxons, Franks, Alemanni, Lombards, Burgundians, Ostrogoths, Heruli, Suevi, Visigoths, and Vandals. Here I have map of the original 10 kingdoms. 10 kingdom, the divisions of the Roman Empire. Pero meron pong extinct Heruli, Vandals, and Ostrogoths. Bakit po naging extinct po sila? Meron pong kingdom na weak. Kaya po, ang iron at saka clay, yung clay ay ano, napaka weak. So, hindi po siya pwedeng laging hahaluin siya. Meron pong ibang mga kingdom na naging extinct at meron pong iba na nakita nila yung pagan na ano ba tawag? Pagan practices na ayaw doon. At merong iba naman na pumunta sa ibang lugar or kingdom. So, the prophecy where Luke is a key for revealing where the Antichrist comes from. So, ito po yung isa sa mga ilan na lang ang natirang kingdom ngayon dahil meron pong extinct na kingdom. Merong ano? 7. 7 kingdoms. Kung paanong iyong nakita in Daniel chapter 2 verse 43 na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa bini ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo-halo, hindi sila magkakahalo kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Kung titingnan natin, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Hindi sila magkakahalo-halo. Na itry po nila. They try to mingle or this they try to what? Intermarriage. Nagkakaroon po ng mixture or intermarriage sa ibang country or kingdom. Then 100 to 200 years ago, many of the crowned heads in Europe were intermarried. Pero hindi pa rin nagkakahalo, trying to form alliances. Hindi pa rin nagkakahalo. Then but the Bible said that they would not stick together. Just like you cannot weld iron and clay. But the question is, how has anyone tried to reunite the ancient Roman Empire? Meron pong nag-try at meron pong nagsumikap na ipag-mix ang bawat isa, pero hindi. Sino po iyon? Isa ang nag-try po doon ay si Napoleon. He tried, and at the height of his success, when it looked like he would conquer all of Europe, a Christian minister came to him and read the prophecy of Daniel 2 and said, may isang ministro na nagpunta kay Napoleon, sinabi na tungkol po sa prophecy, pero hindi naniwala si Napoleon.
Napoleon, based on the prophecy here in Daniel 2, I predict you will never conquer all of Europe. Sabi ng isang ministro, hindi mo talaga ma-conquer ang Europe. Hindi mo sila pwedeng maipag-mix. Do you know that what Napoleon said? Not even God himself can stop me. Will God stop Napoleon? Sa tingin niyo po ay nung na-try ni Napoleon na pag-halo-haloin or mix-mix ang bawat isa, sa tingin niyo po ay na-mix niya po lahat ng mga ito? Rinay ni Napoleon, doon po digmaan ng Waterloo. Ano pong nangyari? During that time, ay sa war na yan, or nagkaroon po ng digmaan, ay nagkaroon ng malakas na ulan at ang kanilang mga weapons ay nabasa at hindi na tuloy. Hindi na pumuputok siguro yung iba. Siyempre, basa. Wala na silang pwedeng gawin pa, kundi umatras. At ang iba po ay ano, the Battle of Waterloo is drained and his artillery got stuck in the mud. Well, who sent the rain? Obviously, sino kaya nagbigay ng rain na yon? Possible. Ang ating Panginoon. It's because nandito po sa ating prophecy na hindi talang hindi magkakaroon po ng ano, pag-mixture ang bawat isa. Hating Europa, sabi po ni Napoleon, matapos ang kanyang pagkatalo sa Waterloo. Ano pong sabi ni Napoleon? Ang Diyos na makapangyarihan ay masyadong malakas para sa akin. Masyadong malakas para sa akin. Ito po mga kapatid. Meron pong isang tao na nag-try or sumikap. Nagsumikap na paghahalu-haluin. Pero hindi sila magkakalakipan. Hindi sila magkakalakipan. Hitler tried but failed because God said they would not stick together. Mga kapatid, trinay po ni Hitler pero hindi pa rin magkakalakipan. Hindi sila magkakalakipan. That even the communist, yung communism, trinay po nila. Pero ano pong nangyari? God, the same pa rin kung ano pong nagawa, ginawa ni Napoleon at ginawa ni Hitler, the same sa nangyari po ng communism. Hindi pa rin nangyari. Hindi sila pa rin magkakalakipan. Ano ang hinaharap ng European Union? Ngunit, ano pong sabi sa Daniel chapter 2 verse 43? Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Mga kapatid, i-overview natin yung Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hating Europa. Kung titingnan natin, what have just summarized 2,500 years of history of prophesied in this book? Lahat ng mga bagay na to ay nasa propesya ng ating Panginoon na nandito po sa ating Biblia. Kaya kung titingnan natin, hindi po natin maintindihan ang Daniel kung wala pong revelation. At ang revelation without the Daniel, 2,500 years taon sa kaysaysayan, ano na lang po ang ating hinihintay pa? Ano po yung hinihintay natin? Ano po ang batong ito? Or sino po yung batong ito? The coming of the rock. Let's read about it from Daniel chapter 2 verse 44 to 45. Ano pong sabi? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan kundi. Kundi what? Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi na mga kamay at pumutol ng mga bakal ng tanso ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin. At ang panaginip ay tunay. Mga kapatid, ito po ay totoo at tunay. Hindi po ito joke. Hindi po ito ay isang haka-haka lamang. Kundi ito po ay katotohanan na ang propesya ay malapit na darating ang ating Panginoon. Nandito na po tayo lahat. Naghihintay na lang po tayo sa bato na wawasak sa statwa. Pag nawasak na po ba yung bato, dito po ba sa ulo? Or dito po sa paa? Sa paa, mga kapatid. Sa paa. At ang tatanong ko po sa inyo ngayon, sino po ang bato na wawasak sa statwa? Babasahin po natin sa 1 Corinto, kapitulo 10, talatang 4, at lahat ay
ay nagsinginom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsinginom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong niyaon ay si Kristo. Ang batong niyaon ay si Jesus Christ, na kung saan siya po ang darating dito. Yun po ang tinatawag natin ano po? Second coming of Jesus Christ. Amen? Amen. Ang ibig sabihin po, malapit na darating ang ating Panginoon. Amen? Amen. Sa Isaiah chapter 28 verse 10, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang batong subok. Itong batong ito ay subok na. Isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan, ang naniniwala ay hindi magmamadali. Mga kapatid, ito po ang second coming of Jesus Christ, na kung saan malapit na. Nandito na tayo ngayon sa paa. Hindi na po tayo babalik sa ulo. Hindi na po tayo babalik sa Babylon. Hindi na po tayo babalik sa pinakamayamang kaharian ng Babylonia. Hindi na po tayo babalik sa napakayamang economy. Ang ekonomiya natin ngayon ay ano pa? Ano na nangyayari ngayon? Mga huling araw. Ano na po ang nangyayari sa mga huling araw ngayon? Ano po yung mga nangyayari na? The latter days. Huling araw. Even many scientists and secular people believe that we are nearing the end. Kahit ang mga scientist o kahit sino mang mga archaeologist ay naniniwala na malapit na tayo sa katapusan ng mundong ito. At ang iniintay na lang natin ay ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus. Wars, rumors of wars, at iba pa, mga huling araw na nangyayari, earthquakes between magnitudes. So yun ang pag-uusapan natin sa Thursday ng gabi. At ang lahat ng mga ito ay mangyayari na sa ating lahat. Ang katapusan ng mundong ito. Ngayon po mga kapatid, ang aking appeal ngayon sa gabing ito. Tayo po ba ay handa na sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon? Tayo po ba ay handa na sa darating na pagsubok sa ating buhay? Kakayanin po ba natin ang mga bagay na ito? Kakayanin po ba natin na sa lalong madaling panahon ay nakikita natin ang mga huling araw na ito ay mas lalong patindi ng patindi ang mga tanda? Buksan natin ang ating mga mata, mga minamahalang kapatid. Tingnan natin ang mga signs or tanda ng ating Panginoon. At patuloy po tayong magbasa ng Biblia. Ito na po yung pagkakataon na bulay-bulayan natin, pag-aaralan po natin ang mensahe ng ating Panginoon tungkol po sa huling araw. At darating na po siya. Malapit na malapit na. Malapit na malapit na. Pakinggan po natin ng isang awitin galing po sa ating mga kaibigan. Thank you.
saksayan ang ating panahon dito sa lupa. Iwanan na natin lahat ng mga bagay na hindi nakakaaya at hindi nakaluwalhati sa ating Panginoon. Hindi nakapagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Iwanan po natin ang lahat ng mga bagay na kung saan hindi nakakatulong sa ating pananampalataya. Kung meron man sa atin ngayon na nagdadalawang isip pa o meron pong pagkukulang sa kanyang sarili o meron man pong parang nagugulumihanan pa ang kanyang mga puso, huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa mas sa mga pastor o sa iba pa mga tao. Kung kayo po ay mas lalo pong meron pong parang nagda-doubt po kayo sa inyong mga sarili, lalong-lalo na sa propesiyang ito, huwag po kayong maggulumihanan. Lalong-lalo na Panginoon, lalong-lalo na mga kapatid, mag-pray po tayong lahat. Iluhod po natin ito. Bigyan po natin pansin ang mga bagay na ito. Bigyan po natin pansin ang pagbabasa ng Biblia at pagbibigay puri sa ating Panginoon. Ito na po yung mga huling araw o sandali ng ating buhay sa mundong ito. Malapit na darating ang ating Panginoon. Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo sa darating na sakuna? Handa na po ba tayo sa pagdating ni Jesus Christ? Yun lamang po. Hanggang.